Magaling ng Healing. Isang happy healing habit mula kay Dr. E. Isa po sa mga paraan natin upang hindi masakripisyo ang kalusugan kahit mahal ang bigas at iba pang pagkain ay ang paggamit ng food substitutes o panghalili na sing sustansya pero hindi sing mahal. Panoorin po natin ito. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute ng Department of Health, ang pinggang Pinoy ay kinakailangan maglaman ng iba't ibang uri ng pagkain upang mapunan ang lahat ng kailangang nutrisyon ng ating katawan at maiwasan ang tumataas na kaso ng obesity at malnutrisyon sa Pilipinas. Ayon sa FNRI, ang isang kompleto at masustansyang meal ay binubuo ng 33% na kanin, 33% gulay, 17% meat, at 17% prutas na nakasukat sa isang regular na pinggan. Sa panahon ng krisis sa bigas, maaring tingnan ang tinatawag na food exchange list ng FNRI kung ano ang mga pagkaing mahusay na panghalili sa kanin na may taglay na higit na sustansya at maaring hindi kasing bigat sa bulsa. Ang kalahating tasang kanin ay may naibibigay na energy na 100 calories ay maaring tumbasan ng sumusunod na rice exchange. 120 grams na puting mais na may dagdag pang fiber, protina, vitamin B6 at vitamin C. Kalahating piraso o 80 grams na kamoting dilaw na mas mayaman sa antioxidants, fiber, iron, beta-carotene at iba pang vitamins and minerals. 1 cup o 85 grams na nilagang kamoting kahoy na mayaman din sa fiber, magnesium, folate at vitamin C. 1 cup na taro o gabi na mayaman sa antioxidants, vitamin A, B6, C, E, magnesium, iron, fiber, at potassium. At isang medium-sized na saging na saba na siksik sa potassium, fiber, at may taglay ding vitamins and minerals. Ang lahat ng nabanggit ay may mas mababang glycemic index kaysa kanin na ang ibig sabihin ay mas nakakatulong sa pag-maintain ng blood sugar level sa katawan upang maiwasan ang sakit na diabetes. Ang mga macronutrients at micronutrients na kinakailangan po ng katawan ay nakukuha natin lahat sa ating kinakain. Ang kakulangan sa alinmang nutrients na ito ang nagbibigay po sa atin ng karamdaman. Kaya mahalaga po mga kapatid natin na siguruhin nating kumpleto ang nutrisyon ng ating pamilya. At hindi po kailangang maging magastos upang tayo ay maging malusog. Yan ang happy healing habit for the day, hatid ng Healing Galing. Ang galing ng healing! Subaybayan ang happy healing habit araw-araw. Subscribe na sa Healing Galing YouTube channel at i-follow ang Healing Galing official Facebook page.